madalas sa tanong ng mga magulang, ano nga ba ang sikreto para maging achiever sa pag-aaral ang kanilang mga anak? Isang ina sa Eastern Samar ang aming nakilala at alam niyo ba, hindi lang isa kundi lima sa kanyang mga anak ay kasali sa top 10. Ito ang kwento ng Pamilya Aban na minsang sinubok din ng bagyong Yolanda. Sa tunog ng batingaw, hudyat na naman ang isang araw ng paghubog sa libu-libong pangarap ng bawat estudyante, guro at magulang. Sa kubong ito, sa bayan ng Kinapundan, nadiskubre namin ang isang yaman. Mga medalya at parangal ng limang anak ni Elsa na laging nasa top 10 ang kanilang paaralan. Kaya naman ang grade 1 na si Judy Ann na second honor sa kanyang klase, abay mayroong pinagmanahan. Nung grade 4 ako, second honor ako. Nung grade 2, second honor. Grade 5 at grade 6, third honor. Kasi gusto kong mabot ang pangarap ko. Kwento ni Elsa. Lagi siyang nakasubaybay sa pag-aaral ng kanyang mga chikiting. Inspirasyon sila ngayon ng ama't ina na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tinuturoan ko sila. Kahit kulang ang gamit nila, pinagsisikapan kong mabuti na makumpleto lang. May kahalagaan ang aking pagsisikap para sa aking pamilya at mga anak. Kabilang si Judy Ann sa 8,200 bata mula sa 12 bayan ng Eastern Samar na ating nahandugan ng bagong school supplies. Nabiyayaan din ang mga kabataan sa Western Samar. Masaya po dahil binigyan po nila ang aking anak ng mga gamit po. At sa pagharap nila sa panibagong araw, kasama nila tayo. Baon natin ang libo-libong ngiti at matatayog nilang pangarap. Isang kinabukasan.